Welcome to AppStrain and this is Adobe InDesign Tutorial. This time, tuturo ko po sa inyo how to control vertical justification sa InDesign. Kapag gumagawa tayo ng newsletter, brochure, o book sa InDesign, at sigurado ako may encounter ito lahat ng InDesign users, ano? Yung sinasabi po natin na minsan ay problema ay lalo na sa newsletter. Bawal kasi sa newsletter ang maglagay ng white space, ano? Magtira ng white space doon sa ating page, ano? So, isosolve natin yan using the text frame option sa InDesign. Okay, so may sample layout po tayo dito. Okay, ito muna yung unahin natin, ano? Okay, kung titignan po natin yung text box na yan, ano? So, yung text frame, so, naka-inset ako, ano? Okay, hindi siya nakadikit, ano? Kaya merong maliit na outline dyan, ibig sabihin naka-inset yan, ano? Okay, yung text frame option niya, ano? May control ito, ano? Okay, click natin yan, yung frame na yan, yung text frame. Punta tayo dito sa object, then text frame options, ano? Control B, ano? Yung kanyang keyboard shortcut, ano? Okay, so sa text frame option, makikita po natin yan dito, ano? Vertical justification, ano? Sa vertical justification, okay, nakaselect yan yung ating frame. Then, subukan natin, ano, center. Ayan, ano. So, i-center niya doon sa ating inset, ano. Okay, bottom. So, start siya sa bottom. Ibig sabihin, pag nasa bottom siya, pag nag-add tayo ng lines dito, ano, nag-encode tayo, nag-add tayo ng information, ang takbo ng ating text ay paakyat. Okay? Okay. So, tap, center. So, pwede natin gamitin yan, ano. So, yan yung control niya, ano. Okay, next. Ang gagawin natin, gagamitin natin ngayon yung itong justify, ano. Okay, cancel muna natin, ano. Okay, so punta tayo dito sa ating paragraph, ano. Zoom out natin, control minus. Okay, para makita po natin, control minus. Ayan, ano. Lalo na dun sa mga newsletter, gumagawa ng newsletter, ano. Minsan na-encounter natin ito. Okay, select natin yan. So punta tayo din sa control B. Okay, text frame options. Okay. Gawin ko ng 2 columns, then gutter. Okay, ilayano ko lang sa aking gutter. Okay, so naka 2 columns, yung gutter niya ay 8mm, ano, 8mm. Okay, so minsan, ano, yung na-encounter natin ang problema ay ito, ano, yung white space na ito, ano. Bawal kasi yan sa newsletter, ano, kailangan mapuno yan, ano. Kaya ang gagawin po natin dyan, ang ginagawa natin minsan, ano, ang ginagawa natin minsan dyan ay sineselect all natin, then ina-adjust natin yung kanyang spacing, ano, manually. Pero dito sa text frame option, si InDesign mismo ang mag-a-adjust para sa atin. Okay, halimbawa, so i-select, nakaselect yung text frame na yan, 2 columns, vertical justification. Okay, yung alignment, okay, justify. Okay, ayan, naka-justify na kaagad, ano. Pero kung papansinin po ninyo, ano, kung papansinin nyo po, yung kanyang justification, so yung spacing between dito ay, okay, nakaganyan, ano, medyo maliliit. Ano, pagdating dito sa dulo, medyo lumalaki, ano. Kasi hinahabol ni InDesign na ma-fill yung space na ito. So, ang iba gusto yan, pero ang iba ay ayaw niyan, ano. Gusto nila pare-pare yung spacing, ano. So, ang gagawin natin, balik natin sa top, ano. Okay, yan, para makita natin na may space dito, ano. Gagawin muna natin ay check muna natin yung balance columns, ano. Balance muna natin yung column. Okay, yan, nakabalance na siya. So, pag nakabalance na siya, saka natin siya i-justify. Okay, justify. Click, okay. Ayan. So, pare-pareho na, ano. Pare-pareho yung kanyang spacing. So, nakabalance na siya, ano. Ayan. So, pwede na, ano. Pwede na siya, ano. So, naka-balance na siya, wala na siyang white space. Si InDesign na mismo ang gagawa. Ano? So, hindi na natin gagawing i-select all natin yan. Then, punta pa tayo dito sa paragraph. Ano, mag-adjust pa tayo dito, ano. Okay, sa spacing, ano. Pwede rin dito, ano. Dito, ayan. Spacing, ano, ng lines, ano. So, hindi natin gagawin yon. Ang gagawa nun si InDesign para sa atin, ano. Justify lang natin, ano, doon sa text frame option, ano. Okay, meron pang isa, ano. Punta tayo dito sa ating headline, for example, ano. Okay, ito naman kapag particular po tayo dun sa spacing, ano. Spacing, yung position ng ating headline, ano. Okay, click natin yung text frame na yan. Control B, pasok tayo sa text frame option. So, dito naman sa baseline options, ano. Dito sa baseline options, ano. Kung papansinin po ninyo, check natin yung preview para makita pa natin, ano. Dito sa offset, so yan ay naka-accent, ano. Ang gagawin po natin, hanapin natin yung isa pang option. Cup heights. Okay, yung cup heights, ibig sabihin, nakabangga, ano,
nakasagad yung caps lock, yung height ng caps lock dito sa ating text frame, ano. Next ay X height. Yung X height naman yung small caps, yun yung nakasagad dun sa ating text frame. And then yung isa, yung fixed. Ayan, naka-fixed, ano. Nakapatong naman yung ating font, yung ating text, nakapatong naman siya sa ating text frame, ano. So ang gagawin po natin diyan, ito naman kung gusto natin specific na position ng ating headline, ito yung gagamitin natin, yung fixed, ano. Kasi makokontrol natin yan dito sa, yan. Click natin yan, lagay tayo yung value, so nakokontrol natin kung saan, ano, yung position niya doon sa ating text frame. Okay? Ayan. Then click natin, okay, ganun lang, ano, ganun lang kadali, ano. So napaka-useful po ito, lalo na doon sa mga gumagawa ng newsletter, ano, ng brochure, ano. Kasi pag naka-justify, malinis, ano, malinis tingnan, ano. Okay, napaka-balance at very professional, ano. Ay, may nakalimutan pala ako, may nakalimutan lang ituro, ano. Zoom out natin, ano. Okay, select natin tong text frame na yan. Control B tayo. Okay, dito sa justify, ano, vertical justification, pwede tayo maglagay para ng space between paragraph, ano. Ito yun siya. Okay, lagay tayo ng value. Ayan. Ayan. Okay. So may space between paragraph, click natin okay. Okay, may space between paragraph, ano, yan, siya na naglagay, ano. Okay? So tayo na mag-a-adjust, ano, tayo na maglaro, ano, laruin lang natin sa text frame option para makuha po natin yung gusto natin, ano, naka-justify, walang white space, at maganda, ano, maganda tingnan, ano. Okay, so try po natin sa mga InDesign users at sana po nakatulong po sa inyo yung ating tutorial na ito, and please don't forget to like and subscribe doon sa ating channel, Upstream. Marami pong salamat.